maingay, di ba? So, good morning sa inyo mga patatas. So, for today's video, samahan niyo ako. Bali, ang gagawin ko sa motor ko is lilinisin ko yung brake shoe niya or yung preno niya sa likod. Kasi kung napansin niyo kanina sa video, so, sobrang ingay na ng preno, which is nagkukos ng hina rin ng preno. So, feeling ko dito sa motor na to is mahina na yung preno niya dahil sobrang dumi na niya. So, isa rin kasi sa mga nagkukos pagkahina ng preno niya mga patatas is yung maduming preno. So, i-check natin to kung upod na ba yung brake pads ko o sadyang madumi lang talaga. By the way, bumili na rin ako ng extra brake shoe para sa rear brake ng motor ko. Pero gusto ko lang makita muna kung upod na siya o hindi. Pero kapag upod na siya, papalitan na rin natin siya at the same time. So sa video ko na ito mga patatas, tuturuan ko kayo kung paano ba talaga yung tamang paglinis ng brake shoe ng motor, especially Aerox, because I'm using Aerox. So first, paliwanag ko lang sa inyo yung mga tools na gagamitin. Kailangan nyo ng liha. Ang liha na to is 218 sukat. Ayan. Kailangan nyo ng T-wrench. Ito, pangtanggal ng radiator cover. Ang sukat ito is 8mm. Kailangan nyo ng pantanggal ng tambucho, which is ito, 14mm. Tapos, kailangan nyo ng pantanggal ng swing arm, which is 12mm naman. Kailangan nyo ng brush. Ayan, dalawang yan. Kailangan nyo ng basahan, syempre. So, kailangan nyo rin ng tubig na may sabon. Pero kung may brake shoe cleaner naman kayo, mas magandang gamitin yun kumpara dito sa sabon. Mas effective kasi yun. Pero ako kasi wala akong brake shoe cleaner, kaya ginamit ko na lang yung sabon na may Joy dishwashing liquid. So, pwede na siguro yan. Simulan natin ito sa pagtanggal dito na sa may radiator cover mga patata. Gagamitin nyo dito is yung 8mm na ganito, T-wrench. Kailangan nyo yung ganitong klase ng wrench kasi mas mahaba siya. Kasi itong cover ng radiator ng Aerox is malalim. So, hindi uubra yung mga ganito-ganito. Hindi siya uubra. So, kailangan nyo ng mga ganito. Hit nyo lang siya. Technique is duwagan nyo dapat muna isa-isa. Hindi muna siyang tatanggalin. Para balance lang silang lahat. Ayan na siya. Ayan na siya mga patatas. Natanggalin natin yung radiator cover. Esensya na kayo sa ingay ng manok, umaga pa lang kasi dito. Umaga ako nag-start para hindi mainit. Okay, so pagtapos nyo tanggalin tong radiator cover mga patatas, ang next nyo naluluwagan is yung tambucho naman. May tatlong kayo na dapat luwagan dito, which is ito, ito, tsaka ito. So kailangan nyo tanggalin yan. So luluwagan muna natin siya. Ang gagawin nyo is luluwagan nyo muna siya, tapos pagtapos nyo luwagan, saka nyo mismo yung pinakanat sa ilalim ng motor. Ewan ko kung makikita nyo, pero itigdan dito siya mga patatas. So, nandun siya. Bali, ito na siya. Bali, nagpalit na ako nito. Yung pinakita ko sa video kanina, ito siya. Eh, meron pala ako nito na mas maliit. So, kapag mas maliit, pasok ko yung mas maliit. Yahoo! Ngayon, pagtapos nyo luwagan itong ano, yung tatlo dito, luwagan nyo naman yung dalawa sa baba. Gamit naman tayo na mas maliit na sukat. Luluwagan nyo lang muna siya mga patata, yung isa. Yan. Tapos kapag maluwag na pareho, aday na siya tanggalin. So ito na siya. Tanggal na natin. Tanda no, kinakalawang na to. After natin ito matanggal, ngayon, di ba naluwagan na natin to kanina? So tatanggalin na natin. Yan. Yan lang. Much better mga patatas kung unahin yung dalawa sa ilalim. Kasi kapag inunan nyo yung sa taas, may chance ang malaglag yung pipe ninyo. 1-0. 2-0. So ito na siya mga patatas. Alright. Tring! So okay na mga patatas, natanggalan natin yung tambucho, natanggal na rin natin yung radiator cover. So next na gagawin natin is tatanggalin naman natin itong swing arm. So bali ito, ito, tsaka ito. Pag natanggal nyo na to, ito, ito, ito. Pag naluwagan nyo na yun mga patatas, next naman is ito. So gamit ako dito ng itong sukat. Yan.
ganun siya kahirap tanggalin. Kailangan ko pa pumatong para matanggal, diba? Natanggal na natin yung swing arm. Ayan, tabi muna natin yan dyan. So far yung mga natanggal ko, ay, sama na rin natin itong spacer. Ayan, spacer. So far na yung mga natanggal ko is itong mga to, sa tambucho. Ito yung tambucho, swing arm, yung tornilyo sa swing arm, itong dalawa, tapos yung tornilyo sa shock, spacer, tsaka yung pinakanat ng rear mags. Ayan, ayan na, bakras na. Next step na gagawin natin is tatanggalin na natin yung mismong gulong. Para mas madali tanggalin tong mags ninyo, mga patatas, ang gagawin nyo lang is luluwagan nyo lang to. Ayan, luluwagan nyo lang yung mismong preno. Luluwagan nyo lang yan. Tapos kapag naluwagan nyo na, pwede nyo na siyang hilain dahan-dahan. Yohon! Bigat! Kapag natanggal nyo na lahat, mga patatas, ito na siya. Ayan na siya. Ayan, pwede nyo na siya hilain palabas. Tingnan nyo kung gano'ng kadumi yan, oh. Oh, di ba? Oh, tama, apakadumi na. Isa yan sa mga nagkukos kung bakit ang hina ng preno nyo, tapos kung bakit may naririnig kayong parang ik-ik sounds sa mga gulong ninyo or sa mga tuwing na may preno kayo. Yan, oh. Ito na. Tsaka ito pa. Ilang yan, mga patatas, kasi sa loob ng mismong pinagkakabitan ng preno nyo sa likod. Ooh, lintik na dumi yan. Tingnan nyo naman, no? Diba? Napakadumi, diba? O, ito ah, malinis to. Tingnan nyo. Ikot ko lang yan dyan, ah. O. Boom! Diba? Tapos ito po, diba? Tingnan nyo kung gano'ng kadumi yan. So, yan yung mga nagiging rason bakit humihina yung preno nyo sa likod. Yung nagiging rason bakit humihina siya. So, tara, linisin na natin. So, linis tayo, mga patatas. Ayun, oh, napakadumi. So, babrushing lang natin yan, tapos lilihahin natin. Para okay pa naman yung pads, yung brake pads, medyo makapal pa naman, medyo. So, ubusin lang natin yan, tapos papalitan na rin natin ng bago. Babad muna natin para kahit paano lumambot-lambot yung dumi. Dito naman, mga patatas, gagamit lang ako ng brush. Ayun. So, importante yung nililinis nyo paminsan-minsan yung mga preno nyo, kasi kahit anong ganda ng gulong ninyo, kapag mahina yung preno nyo, dudulas at dudulas kayo, or malaki yung chance ang ma-accidente kayo, diba? So, special shoutout sa toothbrush na tabingi. Huh? Panis, modified by Noisy Potato yan. Pamay na lang. Maganda kung meron kayong brake shoe cleaner. Mas mabilis yung process. Pero kasi, ako kasi yung tao na DIY. As much as possible, makatipid ako, okay lang yan. Pero kapag hindi ko naman alam, or kapag di mo naman kaya gawin, pagawa nyo na lang sa mekaniko ninyo. And, so, lilinis-linisan nyo lang. Ayun, napakadumi. Kita nyo yan. Puro grasa, puro alikabok, puro dumi. Pwede nyo rin ipanglinis dito gasolina kung gusto nyo mabilis agad matuyo. Dito sa part na to, mga patatas, madali lang naman sya. Kapaikot-ikot mo lang yun dyan, yun. Pero pwede mo na rin kamayin, ganyan, yun, para mas mabilis. Pero mga patatas, make sure na huwag yung gagayain na kinakamay ko. As much as possible, mag-gloves kayo para masip. Ngayon, kapag lumambot na yung mga dumi-dumi dyan, brushin nyo sya. Babrush-brushin nyo lang sya, ganyan, no? Ikot-ikotin nyo lang pag nahihirapan kayo para mas ma-pwesto nyo ng maayos yung brush ninyo. The more na komportable ka sa ginagawa mo, the more na mas malilinis mo siya. So, yan yung rason bakit tabing ito. Yeah. Tingnan nyo kung gano'ng kadumi yan. Parang may uling sa loob. Pinaka-importante itong paligid niya kasi dyan kumakapit yung mismong preno. Ayan. Linisin nyo lang na ganyan. At pag na habang nililinis nyo mga patatas, mas okay kung lilihahin nyo na siya. So ang pagliha, mga patatas, is pa ganito siya. Up down, up down. Huwag pa ganun. Kasi yung ikot ng gulong, mga patatas, pa ganun, diba?
So mas maganda kapag paganito para pumantay siya. So lilihayin nyo lang ng bahagya. Gamit ko dito is 280. Pwede kayo gumamit ng 320, pwede kayo gumamit ng 300, pero much better pag 280. Ito yung pinakamahalagang step mga patatas, yung pagliliha. Kasi nandito sa pinaka per surface ng drum brake niyo yung pinaka dumi niyan eh. Ito yung nagkukusang dumi, kaya dapat malihan niyo siya ng maayos. Ayan. Hindi naman kailangan sobrang liha. Ang importante lang maliha na yung first layer. Kasi mapapansin niyo mga patatas na madulas siya kapag hindi niyo naliha. Sobrang dulas niya. Siguro gawa na rin ng dumi. Pero kapag nalihan niyo na siya, unti-unti na siyang gagas pang ulit. Same din dito. Lihahin niyo siya ng bahagya. O, diba? Mas malinis na siya. Kung ikukumpara nyo kanina mga patatas, sobrang dumi niya. O, yan o. Tignan nyo, napakalinis niya, diba? Tapos ito pa. Though may mga natitira pang mga dumi, pero it's all good lang yan. Diba kumpara kanina? So, ito na siya mga patatas. Kakabit ko na siya. Ayan, binalik ko na siya sa dating setup niya. So, ang gagawin nyo lang mga patatas is may pattern naman yan. May malilito dyan. Dito yung bilog, dito yung flat. So, ayan siya. Bilog, tsaka yung flat surface. Ang gagawin nyo lang is ilalagay nyo lang siya. So, buka. Medyo mahirap eh. Ipit. Ipit. Ayan, so buka ipit lang siya. Ayan. Pag okay na yung sa bilog, bit yun na rin dito yung sa baba. Yan. So, ayan na siya. Siyempre mga patatas, bago nyo ikabit yung lahat, testingin nyo muna siya. Ngayon, testingin natin kung aangat-angat ba to. So, pwede nyo gawin. Kahit huwag nyo na ipreno doon, gawin nyo na lang is itulak-tulak. Tulak-tulak nyo lang to. Ayan na. Mapansin nyo gumagalaw-galaw. Ayan, umangat-angat. So, pag nakita nyo umangat-angat na yan, ibig sabihin eh, okay na yan. Okay na siya. Pwede natin ibalik. Tara, balik na natin. After yan, spacer. Oh, yung kakalimutan to mga patatas, spacer to, napaka-importante nito. Swing arm. So mga patatas, bago nyo ibalik lahat, bago nyo higpitan lahat, mas maganda kung tetestingin nyo muna siya. So make sure mga patatas, kapag tetestingin nyo, ibabalik nyo yung tamang higpit. Nambulao ako ng kapitbahay, kaaga-aga. So ang next na gagawin na lang natin mga patatas is ibabalik lang natin yung radiator cover, yung swing arm, yung tambucho, tapos testingin natin siya ulit. Kung may pagbabago ba, kung mawawala yung ik-ik sound. So kanina pinapanood ko sa inyo yung may ik-ik sound sa nung hindi ko pa siya nalilinis, pero ngayon nalinis ko na siya, titingnan natin kung may ik-ik sound pa rin. So kapag nawala yung ik-ik sound, meaning kasi gumana siya, di ba? Kahit sabon lang yung ginamit. So tara, balik muna natin lahat. So ito lang mga patatas, reminder lang, kapag maghihigpit kayo ng radiator cover, ayan, kapag maghihigpit kayo ng mga yan, make sure mga patatas na huwag nyo siyang isasagad, I mean huwag nyo siyang didiinan ng persahan, hihigpitan ng persahan, kasi may chance ang maputol yung ulo nitong pinaka-nut niya, ayan, may chance ang maputol yan, tapos ang mangyayari, may stuck sa loob yung katawan, so mag-iingat kayo, huwag nyo masyado higpitan, yung tamang higpit lang. Higpit pogi lang, mga ganun. Ito na mga patatas, bali nakabit ko na lahat. Pasensya na, dumi na kamay ko, dumi rin ang itsura ko, pasensya na. So nakabit ko na lahat, yung tambucho, yung swing arm, yung radiator cover, pati yung tornilyo sa baba. So ito na mga patatas, testing na natin siya ulit. Titingnan natin kung maingay pa ba siya, yung preno, o maingay pa ba siya, or kung may pagbabago ba sa preno. Mga patatas, bago ipakita sa inyo yun, kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like, comment, and subscribe. And syempre, kung nagustuhan nyo to, or kapag may kulang, please do comment down below. Kapagod. So tara, testing natin. Let's go. Wala na yung maingay. Wala na yung maingay. Ayos na ako, tatas. Nawala na yung maingay. Tapos, mas kumapit pa yung preno ko sa likod. So, do it yourself mga patatas. Kung kaya nyo naman gawin, gawin nyo na lang para mas maka-less kayo ng gastos. At the same time, para alam nyo na rin yung mga gagawin nyo na susunod. Diba?
Natuto ka pa, nakatipid ka pa. Power.